What is up, guys? So, ayan, good morning. So, kung makikita nyo, guys, is ano, iba yung hawak kong motor ngayon. So, ito yung motor na, ano, guys, ginawa namin dun sa may Bulacan. Itong Mio Sporty. So, bibigyan ko lang kayo ng konting review about sa motor na to, guys. So, ayan, kung makikita nyo, hindi na siya stock, guys. Nagpalit na ng ano, nagpalit na ng rim. Dati nakamags to. So nagpalit na siya ng rim, guys. Naka rim seat na siya. Ayan. Mio Sporty single overhead cam, 2 bulbs, air cooled. Yun yung specs ng motor na to, guys. So kung makikita nyo, is 115cc lang siya. So ito yung mga motor, guys, na naunang Mio. So bago pa lumabas si NMAX, is nagkaroon na nito. Bago pa nakilala si NMAX, ay mas naunang nakilala tong Mio Sporty na to, guys. So sulit pa nga ba siya ngayon? So para sa akin, guys, is sulit pa rin siya kasi ito yung mga naunang Mio. Tsaka matibid din siya sa gas. Hindi siya yung gaano katakaw. Ang model nito pala, guys, is ano, 2011 model. So pangalawa ata to na Mio Sporty na lumabas. Sa pagkakaalam ko, yung unang model is lumabas nung 2005. So pangalawang model na to. Ito na yung Smiley na tinatawag nila. So bago tayo mag-proceed sa ibang topic natin, guys, bibigyan ko muna kayo ng montage sa motor na to. Ibo-walk around ko muna kayo. So let's go, guys. Guys, kung makikita nyo, is hindi na siya stock. Bali, napalitan na siya ng rim, guys. Yan. Nakabansay rim na siya na 17. Tapos nakaraguso, Yaguso Rayos. Then napalitan na din yung kanyang front shock, guys. Yan. Tapos dami na siyang napalitan dito. Kasi nga, since 2011 model siya, guys, madami nang pinalitan yung may-ari. Pati dito sa may crankcase niya, napalitan na siya ng carbon. Pati sa likod, guys, naka-rim na din siya. Pati pipe nito napalitan na, guys. Yan. Naka-stainless pipe na siya. So kung mapapansin nyo, guys, ang dami nang napalitan dito. Kasi nga medyo luma na din yung ibang parts niya, kaya pinalitan na. So ang mayari nito, guys, ay yung bayaw ko at saka yung kapatid ko. Bali, pinahiram lang sa akin. So gagawan ko lang ng review. Yan. Maganda-ganda pa siya. Pinalitan na din niya ng mga brake lever. Tsaka itong mga grip, napalitan niya na din ng gold rhizoma.
So ayan lang naman yung mga pinalitan niya dito, guys. So sa makina nito, guys, is pure stock pa rin siya. Wala pang nababago dito, guys. Yung ano lang niya, mga moron accessories lang siya. So sa takbo is medyo maganda-ganda pa naman siya. Siya pwedeng i-top speed, guys, kasi naka rim seat. Baka umiskid tayo. So yung mga i-review ko lang sa inyo, guys, is yung mga minimal na ano niya lang. Yung mga nailagay-lagay lang ng na mga parts. More on accessories lang siya. Your stock. So para sa akin, guys, is sulit pa rin tong ano na to, Mio Sporty, kasi bukod sa matipid pa, maganda pa yung takbo niya. So may bagong lumabas nga pala, guys, na version nito, yung Salty. Yun na yung bagong version ng Mio Sporting N. So kung mapapansin nyo is wala nang masyadong ganito. Siguro yung mga may ganito na lang na motor is yung mga ano, yung mga ano, naunang nakabili. Since wala na siya, parang peace out na. Oh, may parada. So balik na lang tayo, guys. Daan na lang tayo sa kabila. Traffic dito. So ayun, guys, mabalik tayo dun sa ating usapan. Salty na yung bagong version nito. So kung bibili kayo ng ganitong motor, is yung mabibili nyo na yung mga ano na, Mio Salty. Yung pinaghalong Sporty tsaka Mio Sol. Yun na yung bago niyang version ngayon, guys. Wala na kayong makikitang ganitong version. Meron man kayo mabibili sa mga ano na lang, sa mga tao-tao na lang, may mga may nauna nang nakagamit, hindi nyo na siya mabibili ng ano, brand new. So para sa akin is, so ayan, ginagawa. So karamihan, guys, is yung mga ganitong motor, ginagawa na lang nilang ano, pang stance, pang tie look, kasi nga yung itsura niya is sporty talaga, maangas tignan. Kagaya nito, naka ano siya, naka tie look. So hindi naman siya ano, pure tie look, kasi nga minimal lang yung nailagay na ano, parts. Kumbaga is mga ordinary lang, dahil sa kalumaan ng yung ibang parts niya is napalit-palitan na din. So ayun lang, guys, yung masasabi ko sa motor na to. So about naman, guys, sa ano, gas consumption nito. Grabe, napabili ba ako ng Sporty na to, 2011 model, kasi nung binahin namin to pauwi ng Bulacan, parang ang kinain niya lang, guys, is ano lang, nasa 2 liters lang ata. 100 ano yun, 122 kilometers. So siya yung pinakamatipid sa aming biyahe galing Bulacan, mula Bulacan hanggang dito sa Pangasinan. Kasi inuwi namin siya, kasi naka-stack lang naman daw doon, sabi nung bayaw ko. Kaya inuwi na lang namin dito para pang service nila. Sobra. Kung pagdating sa gas, guys, grabe, okay ako dito kasi matipid. So yun nga lang, pagdating sa mga takbuhan is, since 115cc lang siya, eh siguro magta-top speed lang to ng mga 100 kasi pure stock. Pero so ayun lang, guys, so sana is maibahagi ko sa inyo yung dapat nyong malaman sa about sa motor na to. So ride safe sa akin and peace out. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, guys, paki-hit na lang yung ano, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking channel. So yun lang. Merry Christmas and Happy New Year. So ayun, guys, 31 pa lang ngayon. Mamayang gabi, New Year na. So Happy New Year sa inyong lahat. So let's go. Uwi na tayo.